Hello mga kinap, for today's video ay samahan nyo ako sa ating mga ganap. Pero bago ang lahat ay huwag magkalimutang mag-follow, like and share sa ating mga videos. For today's video mga kinap ay magluluto tayo ng meatballs with miswa. Pero itong ating video ay late upload na ito mga kaina at hindi ito updated video. Itong sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ng meatballs with miswa. Una ay magkagadgad tayo ng carrots sa ating gadgaran. So totoo lang ang paggagadgad ng carrots guys ay hindi siya ganun kadali kasi sobrang hirap niya talagang gawin at nakakangalay din siya sa mga kamay. Sumunod guys is maghihiwa tayo ng ating sibuyas. Ang paghiwa ng sibuyas guys is yung maninipis, parang pang Shanghai yung style na gagawin natin dito. Maghihiwa tayo ng sibuyas sa maliliit hanggang sa mapino natin siya. At pagkatapos nating mapino yung ating sibuyas, syempre isusunod naman natin yung paghihiwa ng ating bawang. Napakadali naman maghiwa guys no, nasa sa atin na kung paano natin hiwaan yung ating mga sangkap. Hihiwa lang tayo sa bawang din ng pino tulad ng sibuyas at pagkatapos ilalagay natin yung ating mga gagamiting sangkap doon sa ating mga bowl no. Nilagay natin yung karne, yung carrots, yung sibuyas, bawang, isang egg, cornstarch. Tapos imimix natin hanggang sa mahalo-halo lahat ng sangkap na nandoon sa ating bowl, sa ating lagayan. At pagkatapos, huwag kalimutan maglagay ng panglasa tulad ng asin or kahit anong panlasa na ginagamit nyo, kung magic syrup man yon o kahit anong klase, nasa sa inyo na. At naglagay din ako dyan ng betchin. Yan ang kasi yung ginagamit kong panglasa sa aking mga niluluto. Asin at betchin. Unod, no, naglagay din ako ng paminta. Hinalo-halo ko rin siya para mag halo-halo yung mga sangkap at mapantay yung lasa. At sumunod, itong ating spring onion, gagamitin natin yan dun sa ating miswa. Ayan. Ilang yung ating mga gagawin, ilagay natin sa isang lagayan yung ating iniwan na spring onion at magbabati tayo ng itlog sa isang maliit na bowl. Ayan. Batihin lang natin hanggang sa maging okay yung ating itlog. At syempre, sisimulan na natin ang pagluluto mga kaina. Ito ay mag-iinit tayo muna ng mantika sa ating kawali. Pagkatapos, maglalagay na ng mantika. Isusunod na natin yung ating minix kanina na tawag dito mga ingredients dun sa ating mangkok. Ayan na yung ating gagawing meatballs. Ipiprito natin sila hanggang sa mag-golden brown. Pag golden brown na yan guys, pwede nyo na rin yung hanguin. Dito guys, sa ginawa ko, medyo napalakas yung apoy ko. Dapat pala guys, now, medyo katamtaman lang yung apoy natin para maluto ng maayos at hindi masunog yung ating meatballs. Yun yung ano guys, technique. Ito kasi guys, eh, first time ko lang gagawin kaya medyo bago-bago pa ako no. Yan. Pagkatapos natin maluto yung iba, maglalagay tayo ulit ng panibagong lulutuin. Itong meatballs with miswa ay napanood ko lang sa isang vlogger na nakapag-asawa ng Koreano. At nakita ko itong lutuin na ito at mukhang masarap kaya trinay ko rin siyang gawin. Pero sa totoo lang yung paggawa nitong meatballs guys na may miswa eh medyo matrabaho para sa akin. Lalo kung nagmamadali ka syempre no, bago kang makapag ano ng may miswa. Kailangan mo nang mag-prepare ng mga ingredients at prituhin yung ating meatballs para may halo dun sa ating miswa. Yun na nga guys no, back to topic kayo. Pagkatapos na natin siyang ano, balik na rin ulit natin yung ating mga piniprito kung luto na yung bawat side. At para makita na rin kung luto na talaga yung magkabilaan ng ating meatballs. Yung iba, no, hindi pa okay kaya prinito pa natin na medyo matagal ng konti. Tapos yung iba naman dyan na medyo dark brown na, eh, hanguin na natin yun kasi ready na yan. Pwede na yung hanguin. At pagkatapos guys, ayan no, hinalo ko pa ng konti kasi paluto na rin yan. At syempre, hahanguin ko na rin at ito yung ano natin, finished product sa meatballs natin. At sunod guys, ang gagawin naman natin ay yung ating miswa. Syempre, nagpainit-litin ng kawali at naglagay ng mantika at isusunod ay magbigisa ulit tayo ng sibuyas sa paggawa ng ating meatballs with miswa. At sunod guys, no, pagkatapos ng sibuyas natin igisa naman natin yung bawang sa pagluluto at maglalagay na rin tayo ng tubig, depende kung gaano karami yung gusto nating tubig. At pag kumulo na, ilalagay natin yung binati natin kanina na itlog doon sa ating kumukulong tubig. Hahalo-haluin hanggang sa maging okay yung ating binating itlog doon sa kumukulong tubig. At para naman medyo kumalat pa yung itlog. At pagkatapos, pag okay na, no, ilalagay na natin yung prinito nating meatballs doon sa ating lulutuing miswa. At pagkatapos, ilalagay na natin yung miswa doon sa ating nilagyan kanina na kumukulong tubig na may kasama ang binating itlog. Hahalo-haluin para mag-convey yung mga
yung mga nilagay natin dun sa kawali natin. At naglagay ako ng pampalasa dyan, guys. Gumamit ako ng chicken cubes. Para naman medyo ano yung lasa natin. Ako gumamit ng asin. Kasi yun napanood ko, gumamit siya ng chicken cubes. Kaya ginaya ko. At naglagay rin ako ng paminta sa niluluto ko. Para maging masarap palalo yung ating lulutuin. At yung kaninang hindi akong spring onion, guys. Ayan na yun. Inilagay ko na niya rito sa ating meatballs with miswa. At ito na nga, guys, no. Isasalin ko na yung ating meatballs with miswa. At, guys, tingin pa lang sobrang sarap na niyan. Kaya kung ako sa inyo, guys, itry nyo nang lutuin itong ating meatballs with miswa. Talagang magugustuhan to ng inyong mga anak at ng mga kasama nyo sa bahay. Kaya sa mga wala pang naiisip na lutuin dyan na ulam, abay, itry nyo na itong ating meatballs with miswa. Kaya hanggang dito na lang. Yun lang po. Salamat!